Welcome back to my video. So, ang ire-repat natin ngayon ay hindi na muna yung cutix kasi dahil nung tinanggal ko siya sa paso, ay doon sa seedling bag, malambot yung stems niya. So, ginipit ko siya, ito yung stems, malambot, pati yung nandito. So, ilalagay ko muna siya sa ICU, niligyan ko na siya ng cinnamon at tinanggal ko yung ibang leaves at lumiit siya ng ganito. So, ilalagay ko muna yun sa aking ICU. So, yan. Sa aking ICU department. So, ito na munang green jadelet ang itatanim natin. Alam nyo guys, pagka nakakapatay kayo ng halaman, okay lang yun. Huwag sumama ang loob nyo at huwag kayong sukuan. So, ito ay pangatlo ko na. Dahil ang green jadelet ko ay namamatay. Bakit? Nauubos yung dahon niya, pero yung jade ko, ha, yung talagang totoong jade, yung malalaking dahon, hindi naglalagas ang dahon. Ito, naglalagas ang dahon. So, ang gagawin ko dito, ay alam ko na, kasi yung dati kong mga nakukuhang jadelet ay maninipis yung stems. So, masyado pa silang prone sa root rot dahil di pa siya ganun katibay. So, talaga pag bibili kayo, tignan nyo na kagad yung stem. Huwag na kayo magmadaling bumili. Kailangan makakapal yung stems. Ayan. So, ito for sure mabubuhay na to. Kasi yung dalawang jadelet na nauna ko na nabili, ano yun, maninipis talaga yung stem. So, ayan. Tignan natin kung basa yung lupa. Malalaman natin kung bulok ba yung stems nito sa ilalim or hindi. O, so tuyo-tuyo ang lupa niya, guys. Ang ganda. So, ilalagay natin siya dito para mas mabilis siyang lumaki. Kasi, ang pagkakaalam ko, madali itong alagaan, itong jadelet. Hindi ko maintindihan. Oh, medyo basa pala yung lupa. Yung gitna, basa. O, diba? Minsan kasi hindi marunong yung mga nadidilig sa garden shop. Pero ang tigas ng stem niya. Oh, malaki na yung stem niya. Ang ganda. Ayan. So, tanggalin natin yung mga lupa. Minsan kasi pag mali yung pagdidilig natin, nauubos talaga yung dahon. Or siguro kasi dito ko siya nilagay at hindi naman siya naaarawan. So, dapat siya naaarawan talaga siguro. So, ayan o. Oh, ang cute niya, no? So, hindi ko na tatanggalin yung mga ugat kasi maiksi naman. So, maglagay na tayo ng ugat dito. Mas malaki itong paso. Tanyo, pag may ready na kayong lupa, lagay na lang kayo ng lagay. Tingnan muna natin. Ayan, pwede na to. Ganito, kalahati. Mas ilalagay natin siya. Tingnan natin kung maano magandang design niya. Paganyan. Paganyan. So, ito muna. Ito muna ang lalagyan natin ng lupa. So, pagka dalawa yung stems nyo, unahin nyo muna yung isa. Yan. Tapos islat nyo yung paso para mapunta dun yung lupa. Ayan. So, ayan. Tapos next, ang itatanim natin ito, isa. So, pagganin yung tubo. Ayan. Islagyan na natin ng lupa.
kasi itong lupa na tinanggal nyo, huwag nyo itapon. Kasi wala naman siyang, ano, wala namang hayop yung mga, ano, halaman. Lagyan nyo lang siya ng, ano, ng mga pataba. Mahusay yung, ano na yan, yung mga lupa nila na ginagamit. Kasi marami siyang, ano, ano ba yung tawag doon, compost. So, mataba yung para sa inyong succulents, kaya huwag nyo tinatapon. Lagyan nyo lang siya ng vermicast at saka ng perlite o pumice. Lagyan nyo rin siya ng carbonized rice hull. Bibigyan ko kayo ng update dito kung ano ang kahinat na na aking green gadlet. So, alam nyo, kahit yung mga ibang sikat na nag-vlog, nag-aalaga ng succulents, namamantayan din sila ng succulents at meron din sila na sumusuko din sila sa kakabili nun dahil nauubos ng pera nila. So, ito, hindi pa ako sumusuko dito dahil gusto ko siya talaga. At ako yung nag-challenge. So, pag ito hindi nalagas, hindi naglagas, ang yabang ko na. Lalagay ko siya dyan sa may labas para mas okay siya. Diba? Kahit yung jade plant na ano, yung malalaki yung dahon, piliin nyo na yung mother plant, yung matitigas na yung mga stems para hindi na kayo malagasan, hindi na kayo matanggalan ng dahon. Ayan. Yan ay tsura. Diba? So, ito na ang aking pangatlong niripat, ang aking green gadlet. So, guys, my next video, ang iniripat ko ay ang, ano to, Mother of Thousands. Pakikita ko sa inyo kung ano yung Mother of Thousands for my next video. Yung cutix, hindi mo mamamatay yun kahit na nandito lang yun sa table. So, ito ang Mother of Thousands. Papakita ko sa inyo. Ano ba ang itsura ng Mother of Thousands? Meron na akong Mother of Thousands. At may babies na rin yun. Mas malalaki yun kesa dito. So, mahal pa nga yung pagkakabili ko na ito. Pero dahil gusto ko siya, pumili uli ako. So, kasi ito, ilalagay ko naman to sa greenhouse. Dahil yung isa kong Mother of Thousands is here sa loob ng gate. So, tingnan nyo kung saan namumulaklak ang Mother of Thousands at kung bakit madali siyang paramihin at magsasawa kayo sa kakaparami nito. Ayan. Nakita nyo yan? Diyan sa gilid ng dahon. So, na ba? Ito. Ayan. Diyan siya namumulaklak. Ayan, nakikita nyo yan, mga little pups na yan. Yan yung mga bulaklak. At yan na rin ang panibagong baby. Panibagong Mother of Thousands. So, mayroon na laglag dito. Papakita ko sa inyo. Na hindi na siya makuha-kuha kasi may ugat na siya. Ayun, no? Ayun. Nakita niya. Ang cute, diba? Kaya ako natutuwa. Yung Mother of Millions, iba yung tsura niyo, medyo patulis yun. Hindi pa ako bumibili, no? So, ito lang. So, wait lang, guys. So, ito ang iriripat natin for my next video. See you again next time. Don't forget to subscribe. Bye.